ang tagal-tagal ko na itong ano eh, tinuturo. Ang dami kong mga estudyante na tinuruan. Sabi ko sa kanila, gusto nyo bang magkaroon ng pera? Tanong naman nila sa akin, paano sir? Oh, may magre-renew ng lisensya. Ang balita ko, eh, tinatax ng mga LGUs. Pag sinabi nating sir, ma'am na LGU, local government unit, LGU. Eh sir, sino ba yung mga LGU? Yan ho yung nasa city hall. Yan ho yung municipal hall. Andiyan dyan ho yung town hall. Andiyan dyan yung provincial capital o government. Yun ho yun. Mga LGU. Basta't governor ang bossing, mayor ang bossing, LGU po yan. Okay? So sa LGU po, kumukolekta sila ng local tax at business tax bukod sa mayor's permit. Lahat ho tayo kailangan kumuha ng mayor's permit. Ang pinag-uusapan ho nito, yung exemption nila sa pagbabayad ng local tax. Ibig sabihin, ang mayor's permit ho kasi fix. Pag sinabing fix, 2,000 hanggang 2,000 lang. Pag sinabing variable, yun ho yung local tax. Based ho yan sa percentage. Halimbawa, 1% of sales. Ibig sabihin, kada lumalaki yung sales mo, lumalaki yung babayaran mo. Okay? Variable. Eh sir, sino ba yung mga exempted? At sino yung exempted na nagbabayad ng local tax o yung business tax sa mga LGU? Ito po yung listahan. Yung jeep, exempted ho yan. Kasama na mga ho yung mga ano dyan, yung mga UB Express. Ayan, exempted po yan. Taxi, exempted po yan. Hindi dapat magbayad, okay? Bus, exempted din po yung magbayad. Pero may mga nagbabayad po, Susunod, truck. Ayan, ang dami niyan. Yung mga freight forwarder, exempted po sila sa local tax o yung business tax. Pero sa mayor's permit, kailangan sila magbayad. Ang daming nagbabayad. Marami kang nilapitan, pero natatakot. Hindi ko alam kung ba't natatakot. Karapatan mo naman yun. Kinatatakutan mo pa yung karapatan mo na exempted ka. At ito maganda, yung mga Uber accredited drivers at saka operators. Okay? Hindi yung driver, yung driver operator ng Uber, exempted yan sa local tax. Yung Grab din, exempted din sa local tax. So, kung gusto po ninyong matuto, papaano sila i-exempt? Ha, kasi hanap buhay ho ito eh. Ang tawag dito ay LGU Tax Exemption Specialista. Tax Specialista rin ho kayo. So pwede ho kayo maging Tax Specialista. Hanap buhay. Napakagandang hanap buhay. So, ang kailangan lang po ninyo, meron lamang ito. Okay? Bukod sa muscle, itong muscle na to, kukunti lang ang kikitain nyo pag ito ginamit nyo eh. Pero yung muscle na to, pag ginamit mo yan, mas malaki kita mo dyan. Yan. Okay? So, gusto kitang turuan. Isulat mo lang yung pangalan mo, pangalan, mobile, at saka, email address mo. Dyan, i-comment mo. Sa madaling salita, i-comment mo sa ibaba. Para kung sakasakaling magkakaroon ako ng lecture, uunahin kitang tawagan. Okay ba sa'yo yun? At huwag mo kalimutan. Lalo ka ng mga nagnenegosyo sa trucking, bus, taxi, jeep, Uber. Kailangan nyo po nito. Kasi right now, hindi natin mapagkatiwalaan yung mga bookkeepers natin, tsaka accountants. Hanggang ngayon, may mga kliyente ko, may mga kakilala na hanggang ngayon, 20 years na sa negosyo, 30 years na sa negosyo, kahit 1 year lang, wala pa rin laman yung libro. Ano ibig sabihin nun? Walang laman ito. Kung walang laman ng libro nyo, yung accountant, bookkeeper nyo, consultant, walang laman ito. So ito yung pinakamura na pwede nyong mabili. Para ho, kayo na mismo, mga taxpayer, ang maglaman sa libro nyo. Okay? Magkita-kita ho tayo at huwag nyo kalimutan yung video nakakabit dito, ha? Panoorin nyo rin. Gusto mong libre. Okay.
20 years, no entries, books of accounts. Diyos na mahabagin, 20 taong ka nang nagnenegosyo, hardware, may grocery ka, meron kang supermarket. 20 years, wala pa rin entry yung libro mo, yung books of accounts na registered sa BIR. Yun po yung kwento ng maraming taxpayer. Actually, kahit isang taon lang na walang laman yung libro mo, dapat meron ka nang gawin eh. Ano yung kwento ng 20 years? Okay, and tinanong ko siya. So, for the past 20 years, anong effect nung walang entries yung books of accounts mo? Ano sabi niya? Bribe. So, magkano binabribe mo? 350 per year. Uulitin ko. 350,000 pesos per year. So, for the 20-year period, it is 14 million. Sabi ko, ang laking pera nun. 14 million dahil lang walang laman ng books of accounts mo. Eh, ano ginawa mo? Wala eh. Wala akong magawa eh. Anong ginawa mo sa... independent certified public accountant mo yung nagse-certify ng iyong financial statements? Nakakailang palit na nga ako eh. Walang makasagot doon sa atake sa akin ng mga BIR revenue officers. Eh ano ginawa mo doon sa internal books, bookkeeper mo? Eh, ayun, nandun doon pa rin, pinasasahod ko. Eh, bakit hindi mo sila sipain? They are irrelevant people sa iyo. Because of their incompetence, eh, nagkagastos ka ng 350,000 a year or 14 million sa loob ng 20 years. Malaking kayamanan yan. Ang hirap kitain yan. Alam mo, meron ako sa iyong solusyon. Isa lang. Ask them. Bakit walang laman ang libro mo? Samantalang ang in-engage mong independent CPA, yun yung kanyang function. At in-engage mong o hinire mo na internal bookkeeping mo, bookkeeper, yun yung function. So para makatipid ka ng 350,000 pesos, meron ako solusyon. 1,675 pages. Puro accounting entries po ito. Pang taxation ha, hindi pang managerial accounting, hindi siya pang financial accounting, pang taxation. Kasi po, pag meron kayong entry sa libro na gamit ang tax code, ito po ay galing sa tax code. Ina-assure ko sa inyo na mababawasan, malelesen yung pag-audit sa inyo ng BIR. Why? Eh, makikita ng BIR, compliant kayo sa tax code eh. So, what's the point na i-audit kayo? At saka, pag in-audit kayo, the government will incur too much administrative expenses for nothing. Eh, ginagamit ang administrative expenses ng BIR to collect taxes. So, kung gagamit sila ng administrative expenses na walang makokollect ng taxes, pinagbabawal ng batas yun. So, mangyayari, ipagbabawal ng batas na i-audit ka kasi walang makokollect ang buwis sa'yo eh. Okay? So, sa susunod ha, tanungin mo yung accountant mo, bakit walang libro? O bakit walang laman ng libro? Ganun din ang bookkeeper mo. Pag wala silang sagot, fire them. Tanggalin mo sila, kumuha ka ng bago. Okay? At kung wala ka makukuha, napakamura naman ito para sa 14 million na matitipid mo for the next 20 years. Mabuhay po kayo.